that lead in the paths of righteousness for his name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, thee comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. He restored our labor. Samang nasa usaka shepherd, ama, kainin mo, na siya ang atong shepherd, alam mo, namigay si kaila, namita kada premier pastor, kung trabaho ta, may nagabantay ka na itong shepherd, and then kahit sa kaliwala sa atong mga kaamay, may mga devouring predator, may mga beast na pwede mo, kapon mo lapak sa mga kainin mo ngayon. We have a great shepherd that is watching over us. Amen. Na anumang danger sa mga hold ka nato, God will protect us. Amen. From that danger na ipadala sa atong kaway. At yung atong mga labor, maaaring mahimaw nato grabe ng sakripisyo ko sa simbahan, grabe ng akong trabaho, grabe ng tanang kung anak, hatang niya, kulang na lang dugo o kamatayan, ayaw ka ko. God is not unrighteous to forget your words and labor of life. Amen. So what we are saying here, not only God restores, not only God defines, but going into verse 16 and 17 as we close this message tonight. Malachi 3 verse number 16 and 17. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that fear the Lord and that do and that thought upon his name. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. The wonders of God break God's praise. Not only God restores, not only God defines, but number three, God remembers. Amen. God remembers. Iyatay mong duman. Walang mga punta matawala. Maaaring makalimutan na sa tao. Maaaring makalimutan ng atong mga good deeds. Maaaring wala na. Nagtrabaho mo minsan, hindi ka mo matagad sa inyong mga boses. Tungod kay nakalimutan sa inyong mga employer ang inyong magagandang ginagawa, maaaring ang upang tao ng tabangan mo, and yet wala man lang kailundong nang sila ay naging na panalangin na nang sila ay Diyos na, di man lang magtanang ng utang na loob, nakalimutan na nila, ayaw magkukulang sumot sa pagdoo, may Diyos tayong mawala na kalimot sa inyong mga magagandang. God remembers. Kung duman ko si Noah, in Genesis chapter number 8, nung gidiklara na sa Ginoo nga upadala sa dulo, flood, universal flood, sa tibuok kalibutan. So gigignan na si Noah, magiging kagkarka. And then magkahuman, for 120 years, grabe ang panintanong ni Noah. And then nag-abot ang panahon, hindi pasulod na sa Ginoo ang sinuwa ng iyong panimalay. And then naglutaw-lutaw na sila ng ato sa tubig. And after 40 days, nag-subside ang tubig. Nag-abot sa chapter number 8, verse number 1, I like this phrase. And God remembered Noah. Amen. Maaaring nasundi ko na, nakalimutan ka na. Minsan wala nang natinundong kanino. But tandaan niyo, may Diyos na kanunay na tinundong kanino. God remembers three things in our life. God remembers us in time of our troubles. Amen. Psalms chapter 9 and verse number 9. Panahon sa atong mga troubles, through
tungkol sa padala sa kaaway, mga butang, mga problema, pressures in life. Amen. May mga legal circumstances sa ating buhay, but it does not alter the presence of God. Amen. He is there. He is there. He will remember us in time of trouble. Not only in time of trouble, but God remembers in time of our testings. Amen. May mga pagsulay ba na nagkabutsi mong ginawi? But ikaw, Kristo man, na walang testing sa buhay mo, I question the validity of your salvation. Kahit ang tao na Kristuhanon, may mga sufferings, may mga testings, buhati ka ng mga pagsulay, hindi mahimo nato ka kaigulungan, kaya nga naman, that is already discussed in the Word of God, in Philippians 1:21, ano ang sabi ng Bible? At least, God remembers in time of our trespasses. Makasalat tayo, mapinggol tayo sa backsliding, muhundang lang tayo, and commit those trespasses against God, but sa liha, sama sa prodigal son, na nung na-enjoy niyang lahat, giwaldas na na ang mga kwarta sa iyang amahan, sa iyang inheritance, alawas mas giwaldas nito left and right, gastos na rin, gastos na to enjoy here and there. Ano nga itabo? Nagtabot ang panahon ng famine, ang tagutong sa iyang kinamay, walang isang kwarta, walang nang makaon, nag-impliyado siya sa isang kababuyan, ang iyang trabaho taga-lahog ng mga baboy, giantos niya to. Ang dito sa baboyan, wala na siyang makamon, pati lamaw, gitapon niya na. Maunang maging resulta pagdag backslide ka, maging resulta ang buhay na to, pagdag undang at pangalangan, there is no triumph and victory when you get out from the service of the King. At sa lama, nagabot ang punto na ka-realize niya. He came unto himself and acknowledged na nakasalaw siya. I have sinned against God. I have sinned against my Father. Mubalik ako nato. Sa diha, namiingon siya, Lord, I confess my trespasses against you. God remembered the prodigal son. Amen. I open the door, come back. Bagay ka sa inyong amahan. At habang nagalakaw siya, malayo pa siya, ang amahan na agat, gaatang na diyan. I can imagine kada adlaw, muling ko ng amahan dito sa hagdan, at tanan ng mga passersby, muingon siya. Inanak ka nindo ng Diyos na pag-iwala. He remembers as in time of our trespasses. He is a merciful God. At kalimutan niya ang mga usap ang kadagpong kasalan as long as willing na, like the prodigal son, confess and submit and surrender our life to Jesus. That's the wonder of God's amazing grace. Amen. Ito po ang ating Lord as we close our service tonight.